What is up? Magandang araw mga tol. So ang gagawin natin ngayong video na ito ay magtatanggal tayo ng taillight ng 3rd gen Montero, no? Dati kasi nag-upgrade ako ng LED na taillight from bulb type nga kasi nga na dahil ng ano. Inaasang pagkakataon, syempre kinong insurance yung sira nating taillight. Kaya yung isang taillight natin is yung kanang bahagi ng anong taillight natin is na damage nga since sangkot sa hindi magandang pangyayari, nabasag. Ang nangyari doon, nabasag, napasukan ng tubig, napundi yung LED. So nung napundi yung LED, that's the time na talagang kailangan nating maghanap ng replacement. Hindi ko na rin sinaya yung pagkakataon na mag-LED na rin. In short, tinanggal yung isa na sira, binigay sa insurance yung isa, kaliwang bahagi ay naiwan sa akin nandyan sa likod. Ngayon, ang taillight na gamit na natin is naka-LED type na tayo. Medyo premium na yung feel natin, no? Ang gagawin kasi natin is itetesting ko lang yung bulb type dun sa kaliwang bahagi kasi merong prospect buyer tayo, kaya syempre magbabaklas na rin ako ng taillight. So ipapakita ko na rin sa mga kapwa natin na naka-Montero kung paano nga ba magbaklas ng taillight kasi marami rin hindi alam, kaya hindi ko rin alam, pero by this time i-share ko na lang din sa inyo, no, para hindi na rin tayo mahirapan. Syempre tayo na lang din magtutulungan. But then bago ako lumabas mga idol, no, and pasensyahan niyo na kasi umuulan dito sa amin, kaya hindi ko mapipigilan kung ano yung audio na maririnig niyo. Sana makinig lang kayo sa akin and stay focused lang sa gagawin natin, no? So lalabas na tayo. Natatanggalin natin mga idol, no. So kung mapapansin nyo, naka LED type yan. Ayan, so meron na rin siyang trims, black trims. Ayan, meron tang door handles, door bolts, gas covers. Syempre, kasama na rin sapat sa harapan yung headlight trim. Ayan, so aesthetics lang naman yan. So bago natin ito tanggalin, papakita ko sa inyo yung papalit natin or yung testing natin mamaya para makita natin kung working pa ba. Kasi syempre, para make sure na working, kailangan natin ipakita sa client na gumagana yung ganto natin. So nandito siya sa loob. So, pagpasensya nyo na muna yung mga gamit ko. Ayan. So dito yung taillight natin. Ayan. So ito yung taillight natin. Kompleto pa yan. Walang basag. So makikita nyo, bulb type siya, no? Ito yung manggaling mismo ng kasa. Kumbaga, nag-upgrade na lang tayo into LED. So, itetesting natin to. Siguro, mag-remove na lang muna ako dito. Tapos, mag-iiwan na lang muna ako ng montage para hindi na kayo mairita sa ingay. Kasi nga, umuulan, no? Ayan, no? Umuulan, mga idol. Okay, so unang-una mga idol, no, tatanggalin natin mga visible na screw dyan. May isa dyan, meron din isa dito. Ayan, so tatry muna natin tanggalin yan. And tara, Phillips screw lang pantanggal dyan mga idol. So yun mga idol, no, lumuwag na yung ano natin, yung taillight natin. Kasi nga natanggal na natin yung screw na yan sa taas at pati na rin yung nasa baba. Ayan, natanggal na natin yung nasa baba. So kung mapapansin nyo, meron tayong trim dyan, yung black na yan. Kasi magkadikit yan eh, magkadugtong yan eh. So para di kayo mahirapan, kung meron kayong ganito, isama nyo na rin tanggalin tong rear fog light, no. Kasi para buo nating matanggal at hindi na tayo gagamit ng pandikit ulit para maibalik ito mamaya. So nakadikit yan, kailangan ma-remove din natin to. Pero kung wala naman kayong ganito, sa tingin ko mas okay na tanggalin nyo pa rin to para sigurado lang. So tatanggalin na natin. So eto na, medyo maluwag na siya mga idol, oh. Medyo maluwag na yan. So titingnan natin paano natin siya tatanggalin mamaya.
Ayan. So, natanggal natin yung tatlong screw. Ayan. So, kung mapapansin nyo, meron tayong parang damper dito. Parang sagian. Meron tayo dyan ganyan. So, kasi ang mechanism kasi ng pagtanggal ng taillight natin is patras lang talaga. So, kung mapapansin nyo, sapul na sapul yan dito. So, kailangan natin itong tanggalin para matanggal natin yung rubber na to. Para mahila natin siya. So, titignan na naman natin. Experimentohan na naman natin kung paano natin siya tatanggalin, mga idol, no? Pwede pa pala tanggalin yun, mga tol, no? Hindi ko alam na pwede palang tanggalin to mula dito. Baga parang pintuan lang pala yan. Akala ko nasira ako na. Ayun, no? Meron siyang daanan. So parang pintuan lang to bago yung rubber kanina. So mabuti natanggal ko kaagad, no? So hindi natin basta-basta matanggal yung taillight natin. So ang gagawin natin is pag-aaralan natin kung ano nga ba yung mga clips na pwedeng pinagkabitan, no, sa likod ng taillight natin. So mabuti meron tayong spare na ganito para mapag-aralan natin kung ano nga ba yung mga pwedeng nakadikit pa sa ilalim, no? So unang-una, tinanggal pala natin yung mga sa ibabaw na screw. Ayan. At ito. So ito yan, wala na. Tapos sa gitna, sa tingin ko, wala naman. Pero syempre, meron at meron pa rin mga clips na nandito. Ayan, no? Kita niya yan, nakatusok pa yan. So medyo malalim at malaki yung ano, yung ulo niya, kaya medyo mahirap tanggalin. Same thing din, meron din siya dito. Kaya hindi siya basta-basta matanggal. So sa tingin ko, yun lang naman yung mga nakadikit pa. And syempre, siguraduhin na rin natin na ano, na talagang wala nang iba bukod na iba pa doon. Kung makikita niyo dito, meron pa ditong ano eh. Ayan, no? Meron diyang meron dyan parang lalagyan, merong kanal. So sa tingin ko may clip din dyan. So ang pwersa na lang natin dito is patras. Kasi since nakatukod lang naman yung mga clips natin, yan. Yan. So hihilain lang natin siyang pa ganun para matanggal na natin. Sa tingin ko yun lang naman, so siguro kailangan na natin pwersahin. Pero siguraduhin natin dahan-dahan lang para suabe yung pagkakatanggal. At wala tayong ibang madamage na parts nung ano, sasakyan natin. So na-try ulit natin pwersa yan, sana matanggal na natin, no? My idol, kung mapapansin nyo, medyo nahirapan ako kasi yun nga, hindi natin gamay. And syempre, ang pinaka-importante lang dito is matanggal natin yung screw talaga, tapos dahan-dahan lang na pagpwersa. So kung mapapansin nyo, natanggal na nga natin siya. Ayan, o. Kumbaga, meron na siyang gap. Ayan. Maluwag na siya, o. Oh. Tapos ayan sa ilalim, mga idol. So natanggal na natin yan. So ang gagawin ko na lang is tatanggalin ko na lang yung mga socket para matesting ko na rin yung susunod na tail light kung umaandar pa ba o hindi. Syempre. So, pagdating doon sa third brake lamp, mga idol, no, yun lang talaga sa ilalim ng third brake lamp, bukod sa tinanggal natin yung screw kanina, meron pang isang clip. So, hindi ko na siya tinanggal talaga. So, sa titignan nyo dito, magkadikit. Parang magkasama pa rin sila, kaya ganun pa rin gagawin natin. So titingnan natin nasa ilalim, mga tol. So yun, mga tol, bago ko makalimutan, no, ang pagtanggal pala nito is meron pala tong socket sa loob. Ayan yung bilog dyan. Oo, nakikita nyo. Ayan, yan natanggal na yan, mga tol, no. So may rubber cup yan, nakasingit dyan sa loob, nakasakto dyan sa ano, mismong body. Tapos ando sa loob yung socket, mga tol, na puti.
Ayan, kailangan nyo muna tanggalin yan. Kasi medyo mabigat, so tatanggalin na rin natin. So kahit itong nasa ano, nasa pinakababa, hindi ko natatanggalin. So testing lang naman natin. Ganun din yan sa ilalim mga tol, no? So tapayin nyo lang yung pinakailalim, yung wire dyan, nasa may square. Ayan, nasa gitna ng screen mga tol. So may sakit din dyan, ganun din ang pagtanggal dyan. So kayang-kaya yan mga tol, no? So tanggalin na nga natin. So ito yung clip kanina mga tol sa gilid. Tapos meron dito yung tornilyo. Tapos andito na naman yung isa, isang butas na puti kanina. Yung parang pako na puti mga tol. Ayan, so hindi ko na tinanggal yung third brake lamp. Saglit lang naman. So ang gagawin natin dito is lilinisan na lang din natin. Since natanggal na natin. So tara, linisan na natin. So magtataka kayo mga tol, no, kung bakit nandito yan. Siyempre nakahiwalay yan mga tol. So it's finally working mga tol, no. So magandang sinyalis yan na may good natin to may bibenta. So shower out sa seller, sa buyer natin, no. So okay to, panoorin mo lang yung video natin. So this is a premium tail light. Yan, difference sila. Meron din siya dito sa ano, sa gilid. Ayan. And this is bulb type na tail light. So yan, bulb type tail light. So, ayan, working naman siya. And sa tingin ko, okay naman. And tetestingin ko lang yung brake. So, titignan ko na lang muna kung okay. Para sure na rin tayo na okay at hindi tayo mapapahiya. Baklasin ko na lang ulit. Tapos babalik na lang ulit natin yung premium tail light natin ng mabilisan, no. So let's go. Pala na test yung reverse light. So sisilipin ko muna yung reverse light kung maandar mga tol. Ganun lang magbalik mga tol, no, kung paano nyo tinanggal, ganun nyo rin ibabalik. Kung hinila nyo, itulak nyo lang din pabalik. And make sure na naikabit nyo yung covers. And kung mapapansin nyo, hindi ko na pinunasan gaano. And ano lang, basta ang pamunas lang yung pinampunas ko sa ilalim ng taillight natin. Kasi nababasa yan eh. Kumbaga, yan ang pinakamaruming part talaga ng sasakyan, yung ilalim ng taillight sa likod. Kasi alam nyo naman sa likod, tuwing umuulan nga, gaya ngayon na, talagang maruming-marumi yung part na yan. And syempre, likod pa yan ng tail light. So talagang hindi pa agad-agad natin nahuhugasan yan. So, pinanasan ko lang ng damp cloth. Hindi ko na pinatuyo kasi laging mababasa rin yan. Nadadaanan kasi ng ulan. Wala dito. So, wala akong access dyan. Wala akong hindi ko mapipigil. So, gabit ko na lang muna yung screw. Ganun na lang din yung mga to. No? So, tip lang. Mag-ingat lang kayo sa clips and hindi ko naman nire-recommend na gayahin nyo to, pero parang ganun na nga. Siyempre, do it at your own risk. Baga, sasakyan nyo yan, masira nyo, bahala kayo. So, ayusin nyo na lang. Sa tingin nyo kung natuto kayo sa video natin mga tol, no? So, nasumpa lang.
So maraming maraming salamat sa pagsama mga idol, mga kapwa kapwa natin naka Montero dyan. Kung natuto kayo sa video na to, like, share, comment, subscribe, hit niyo yung bell para updated, notified sa mga latest videos. And higit sa lahat, subscribe muna. So hi muna kayo kay Piccolo. Taong saranggola yan men, so subscribe.